Magandang araw mga kasama. Tayo ulit si Mesid at dito ipakikita ko sa inyo ang isa namang nilalang na siguro kakaiba pa sa inyo at ngayon yung walang makikita. Ito po yung ating ornate ghost pipis. Ito po ay normal dito sa ating bansa sa Pilipinas, sa tropical country at iba pang panig ng dito sa Indo-Pacific. Balay po ito, makikita nyo, mukha siyang dragon. Ito po, napaka maliit lang, pero ito nasa maximum size na po ito, 12 cm. Ito pong gartong kalaki. Ito, hindi nyo agad mapapasin siya dahil kalimitan, nasa mga halaman siya. Ito, nakita ko lang talaga, naispatan ko, nasa gitna ng buhangina, nagpapadala lang siya sa kanit ng tubig. Ito, kung makikita ninyo, ang pagkain niya ay mga, parang mga hipong maliliitin kung anong kinakain yung igat na yung mga kanyang matatapatan, yung mga parang plankton din. Tapos wala po siyang ngipin at higit sa lahat wala po siyang poison. At kung kayo po ay makikita ng ganito at matatakot kayo, baka mapalo nyo ng kung ano-ano para ikasawi niya o ika-damage, huwag naman po. Hindi po ito delikado at napakaamo po niya. Kung titingnan lang sa itsura, mukha siyang dragon, pero sa tunay po, napakabait po niyan. Ay magkikita sa dagat nung kakaiba sa inyo at medyo nangangamba kayo, tingnan nyo na lang po, huwag nyo na siyang hahawakan. Ako naman po ay marami ng beses nakikita ng ganito at bago ko ito videohan, naitanong ko na ito sa mga kasama ko, mga marine biologists at sa pa, nagre-research po tayo kay Uncle Google, kaya alam natin yung ating mga ipinipicture kung ano man ang nakikita nyo sa video. Kamag-anak hindi ng mga seahorse na nakikita natin. Bali po, napakagaling din itong mag-camouflage, kaya medyo kung hindi matalas sa inyong paningin, hindi basta-basta kayo makakakita. At ito ay dahil nga sa kanyang sukat, sa kanyang itsura na akala mo'y halaman. Dito po, yan, napakadali siyang makita pag nasa gartong open na malayo sa mga halaman, mga corals, pero pag sa mga corals, kung gusto nyo makakita, medyo madalang po dahil seasonal din naman ang paglabas nito. Hindi ko lang po ay yung ang inyong makikita mga nilalang dito sa dagat. Huwag nyo nang alisin sa kanyang natural na tirahan. Baka matuwa po kayo para dalhin sa bahay. Kawawa naman po. Ito po talaga na ating ilalim ng karagatan. Ako po mismo nagsasabi. Basta po share ko na lang sa inyo yung mga makukuhan ko ng video para naman magkaroon kayo ng idea at mamangha sa ganda nating ilalim ng dagat. Sige po, salamat po. Hanggang sa muli.